Magandang araw mga bossing at nandito po tayo muli ngayon sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. Welcome po kayo sa channel na ito. At sa video natin ito, itutuloy natin yung ginawa natin noong nakaraan. Ito po ay day 3 ng ginagawa nating trabaho. So ano pong inaantay natin? Let's go! Iyan po yung resibo na nagastos natin doon sa pagpapagawa ng garahe. So makikita nyo po dyan sa screen kung ilan yung nagastos. At sa mga boss natin dyan na para maintindihan po ninyo, panoorin nyo po yung day 1 saka day 2 ng video na ito para makita po ninyo kung ano yung umpisa at ano yung resulta pag natapos. Tsaka check nyo rin mga bossing yung link nasa baba po ng description para mapanood nyo yung day 1 at day 2. So yun po, pinabaklas na namin ito yung safer lens natin at yung mga semento na to, madali lang itong alisin mga boss. Pag tiniktikan natin yan, maalis na. Tapos itong safer lens na to, gagamitin natin ngayon sa paggawa ng trusses ng bubong natin. Ito, ito mga boss, ito yung hook natin para sa tubular natin. Still round bar lang to mga boss. I-welding natin yan. Yan yung magiging kapit niya mga boss, lalong-lalo na kapag mahangin. Then kukuha ng puwersa. Lalagyan natin yan, dire-diretso yan mga boss hanggang doon. Alam niyo mga boss, sa mga gustong makapagtipid ng budget sa pera, yung ganyang paraan po mga bossing ay makakatipid kayo. Dahil kapag nagpapatayo kayo ng bahay, common naman na yung round steel bar natin eh. Yan, 9 lang yan. Pwede rin kayong gumamit ng Gs. Pero okay na po yung 9. Matibay na po yan. Kaysa bumili pa kayo ng angle bar. So may kamahalan po ang angle bar mga bossing. Gagawin nyo po yung cleats o kaya tinatawag na stopper. Pero dahil sa yan ang gagamitin natin, mas nakatipid yung may-ari. Yan. Tapos mga bossing, dito sa paglalagay natin ng safer lens natin, imbis na gumamit din tayo ng angle bar para ipitin, gumamit ng cleats, pumutol tayo ng tagdudos, gagamitin natin is round bar na naman. Round bar ulit ang gagamitin natin mga bossing. Straight lang yan, mga ganyang kalaki din lang sa ano. Basta didikit siya dyan sa safer lens natin, tapos sa tubular welding natin, magkabilaan, matibay na tulad na rin siya ng isang tulad na rin siya ng cleats ano, para sa mga gustong makatipid ano, idea lang to mga bossing na sa inyo pa rin kung gusto nyo tong sundin. At least nakapag-share ako sa inyo ng idea na mas makakatipid kayo kung gusto nyo makatipid, pero decision nyo pa rin yan. Dahil kung hindi kayo kumbinsido dito, pwede kayong gawin yung nakasanayan ninyo. Nandito tayo ngayon sa taas. So ito yung itsura niya sa taas. Ito yung binuhusan natin na ginamitan natin ng safer lens na forma, pang forma natin. At ito yung mga, ito na nga yung trusses natin mga bossing. So nagdugtong tayo kasi 6 meters ang sukat po nito. 1.2 po yung kapal ng safer lens natin. So mula roon hanggang dito, nagdagdag na tayo. Winelding lang din natin yung pagdadagdag. Ito yung itsura ng dating yero. Ordinaryong yero lang yung ginamit. So ito pong tubular natin ay 2x3 na nakaipit dito sa buhos. Tapos ito naman, safer lens natin, 1.2. 6 meters po, lahat po yan. Tubular at saka safer lens. Dagdag information lang po. Yung allowance ng paralina natin, ito yung allowance ng pagitan niyan, ay nasa 80 cm. Sinunod lang natin yung dating sukat ng trusses dito, yung pinagdugtungan natin. Yung luwang naman ng tubular natin, na 2x3, ay 1.3 meters. Ganon din lang din dito mga boss, sinunod lang natin. Doon nga pala mga boss, yung nakikita nyong bagong asintada.
Nung last video natin, nung date number 2, wala pa yan. Bali, gusto ng may-ari na padagdagan. Nagdagdag tayo ng 4 na patong. So, nagdagan natin ng 4 na patong, papunta po doon. Gusto daw nilang magpadagdag ng bubong doon. Pero mababa na siya, hindi na ganito kataas. Paislanting din, mas mababa siya. Ang plano yata is paglalagyan pa ng mga silungan o paglalagyan ng mga bugimbilya nila. So dito po sa pinagtatrabahuhan natin, meron po silang taniman ng iba't ibang variety ng bugimbilya. Nagpapalaki sila, nagpaparami, at nagbibinta po sila. Ini-deliver po nila yan through LBC. So pwede nyo po silang i-contact sa FB page nila, Home Gardener, or punta kayo kay Mrs. Junelia O. De La Peña. Hanapin nyo lang po sila sa Facebook. Kung gusto nyo po, order po kayo ng mga bulaklak para sa bahay ninyo. Yung mga parlina na ginagamit natin dito, tulad ng halimbawa, yun ay, yun. Tapos yung mga idinugtong natin, ito. Hindi po yan bago, mga bossing. Mga ilan dito na parlina na kinuha natin doon sa binaklas natin. Kasi dito, mayroong bubong dati dito. Kung napanood nyo yung day number 1, makikita nyo doon na may mga parlinang ginamit doon. Luma na siya, pero magagamit pa rin, mga boss. Pintura lang to. Dudublihin natin ang pintura yan. Lalo na yung mga pinag-weldingan. Yung mga yan. Kailangang pinturahan natin yan before natin bubungan. So, pati yung mga lumang nilagay natin, walang problema dyan, mga bossing. Same lang din naman yan. Itong kapal ng yero natin, mga boss, ordinaryo na yero lang to. 0.4 mm, yan po yung sukat na kinuha natin. Tapos itong nakikita ninyo na plywood na ganyan, ang purpose nyo, mga bossing, para maiwasan natin mayupi. Kapag dyan tayo maapak, mga bossing, para maiwasan natin mayupi yung yero natin, kasi manipis lang to at madaling mabali kapag mali yung pagkaapak, mga boss. Kaya prosigido tayo kahit na ganito na naabutan tayo ng alas 6, 6:30 na, mga bossing. Mag-7 na mamaya. Sige pa rin, kayod pa rin tayo, mga boss, para may maipakita ko sa inyong video ng kabuuan ng ginagawa natin. So, salamat po at kayo yung dahilan kung bakit nabubuo natin yung mga videos na to. Hindi rin naman kasi biro ang pagbuo ng video, lalong-lalo na kapag may trabaho. Kaya maraming salamat po dahil na-appreciate ninyo ang bawat video na ginagawa natin. At sana, I hope na bawat video na ina-upload natin ay nakakatulong din sa inyo. So, comment lang po kayo, mga bossing, kung ano pa yung mga gusto ninyong matutunan. At kung may project tayo, kung ano yung mga project natin, yun ang ituturo natin. Yung mga request po ninyo, mga boss, na mga katanungan ninyo kung paano gumawa ng concrete hamba, pagkakabit ng pinto, paggawa second floor, pagtatiles ng walls. Lahat po yan ay gagawin natin. Kunting antay lang, mga boss, kasi hindi natin mapagsasabay-sabay yan. Depende rin po sa trabaho na meron tayo. Mahirap lang po ang buhay natin, kaya hindi natin kayang bumili ng materials para ma-demo. Kung kaya ko lang, ginawa ko na po sana yun, ano. Pero ito lang po muna yung meron tayong project ngayon. Pag natapos natin to, kung ano yung susunod na project natin, ituturo ko kung ano yung meron doon sa ginagawa natin. So, abangan lang po ninyo. Patuloy lang kayong umabang sa mga videos na gagawin natin. Madalas pong nakikita ninyo sa C-Farlins sa pagbububong, sa paglalagay ng trusses. Patayo po yan, mga boss. Yung ginawa natin is pahiga. So kung matatanong ninyo bakit pahiga yan, pahiga, mga boss, kasi mas mapersa yan. Mas mapersa kasi
dalawa yung nakapatong doon sa tubular natin. Isipin nyo kung nakatayo yan, isang gilid lang yung nakapatong. Pero pag ganyan, dalawa, mas matibay siya mga boss. Yan. Kung baka gusto ninyo kung yung mga hindi pa nakakalam. O ganyan lang po yung gagawin mga bossing. Round steel bar yung ginamit natin. 10 mm. Sukat niyan ay 5. Pagkabilaan, iniipit natin yan. Tapos, wini-welding natin para makapit po mga bossing. Nalagay po yan sa bawat singit ng C-Farlins at saka ng tubular natin. So, paulit-ulit lang po na ganyan mga bossing. Mula kay Alan Base ng Alaminos at sa Base Family sa Barangay Sabangan. Shoutout kay Joselito Honrado mula sa Abu Dhabi. Shoutout natin si Safra Fatima at kay Bong Mangluso from Jeddah. Shoutout kay Greg Gonzalez ng Bayambang, Pangasinan. Ingat ka din bro. Shoutout kay Makoyski Belen ng AD Glass and Aluminum. Shoutout kay Diana Ortiz at kay Arnold Coraza ng Paranaque. Shoutout natin si Roldan Santos Ternillo mula sa El Defonso, Bukan. Shoutout natin si Adi Cordero from Cotabato. Shoutout din natin si Antonio Muhi. Shoutout sa Dalakays TV from Aringay, La Union. Kay Janly Sulayaw from Asingan, Pangasinan. Kamusta po kayo dyan? At kay Wendell Ilagan from San Pablo.